Ano nga ba gamitin ang Streamlabs Mobile at mag-edit ng alert box at event list gamit ang Streamlabs Mobile? So ito guys, tuturo ko sa inyo yung mga basic steps. Then ito, mag-install kayo ng Streamlabs Mobile. Pag na-download nyo na yung Streamlabs Mobile, ilalagay nyo yung Facebook account nyo dito. Tapos continue as mark. Ito guys, nilagin ko na siya. Tapos ang una nyong gagawin, etong screen. Screen lang muna ano yun nyo guys ha, para lumabas sa pinaka-umpisa yung screen lang. Kasi pag pinindot nyo yung camera, ayun, lalabas sa ano nyo, yung camera mismo. So, bali ang pangit tingnan. Tapos alert box, pinakauna kong ano, widgets. Alert box. Then yan, cancel muna natin. Paano nga ba makapag-live sa Facebook gamit to? Eto guys, punta kayo dito sa settings. Settings, tapos streaming platform. Kung saan nyo gusto mag-stream guys, eto marami. Twitch, YouTube, meron din. So tayo, kadalasan dito tayo sa Facebook nagla-live stream. So pipiliin natin tong live stream. Ayan, pwede na kayo mag-ano, mag-live stream. Or mag-live sa Facebook kasi na-setupan na natin. Tapos pag maglalagay tayo ng nung mga alert box tsaka widget, alert box tsaka event list dito, editor, pindutin nyo lang tong editor. Ito guys yung pinindot natin kanina na ano, na alert box, nandito siya. So dito natin lalagay tong alert box guys. Tapos kung gusto nyo pang dagdagan guys, itong arrow sa gilid, sa right side, ito, plus, pindutin nyo itong plus, add widgets, tapos Streamlabs, ito guys, nandito lahat, lahat nung kailangan nyo sa screen ng inyong live stream. So maglalagay tayo ng event list. Ito, event list, guys. Ayan, dito natin lalagay yan sa baba. Ang tatandaan nyo, guys, ito, itong screen dapat laging nasa baba. Nasa baba siya dapat lagi, ha. So, ayan. Ang gusto kong setup, ganito lang, guys. Alert box, tsaka event list. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo pang idagdag dito. Madami-dami ito. Ayan. Litan lang natin guys, litan natin. Kasi sa Streamlabs Mobile, ibang sukat nung screen, nung size. Kung kukumpara nyo sa PC, mas malaki yung screen mo pag nasa PC. So dahil naka-mobile lang tayo, eto lilitan lang natin siya. Yan, click check. Ayan na guys. Lalabas na siya dito pag pinindot nyo tong start. Pag mag-i-start na tayo, so eto, papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-edit. I-edit natin sa mismong Streamlabs. Ngayon, pupunta kayo sa Streamlabs Mobile. Ay, Streamlabs.com, sorry. Eto, Streamlabs. Login. Saan na yung login dito? Ito, dashboard. Streamlabs slash dashboard. So, ito, para makapag-edit kayo, guys, punta kayo dito sa Facebook pages. Ayan, pili lang kayo kung anong page yung gagamitin nyo. So, ito, pipindutin natin tong Goods Gaming. Yan ulit ang gagawin nating sample. Para makapag-edit ka, alert box, pindutin nyo tong alert box. Tapos, dito sa baba, etong global event types guys. So eto makikita dito yung mga etong nasa gilid guys. Yung donation, merch, prime subscription gift, eto follow, stars, tsaka like. So ang karaniwang na lumalabas sa atin etong follow, stars, like at share. Eto lang sa mga ano, sa mga new streamer katulad ko, ito lang yung lumalabas, itong apat na to. So ang i-edit lang natin guys, itong Facebook follow.
Eto yung napili ko guys, eto. Na-edit ko na din kasi siya. Eto yung mga in-edit kong picture tsaka yung mga GIF. Ayan guys. Dito lang kayo mag-e-edit. So, pag na-edit nyo na guys, isi-save nyo lang dito. Dito mismo. Eto guys, save setting. Pag inano natin yan, pag sinend, send test. Oh, yeah. Ayan, may lumalabas na dito guys. So, kita nyo. May lumabas. So, balik ulit tayo doon. To try naman natin tong etong stars, Facebook stars, send test. Tapos tingnan nyo guys, eto lumalabas na siya sa screen nyo. Yun lang yung ano guys, kung yun lang ang way para ma-edit mo yung ang inyong ano mga widgets dito sa Streamlabs Mobile. Para naman dito sa event list natin guys. Ito yung event list natin. Nandito. Ay, ito pala. Kita nyo guys. Dito naman sa event list. Nandito na lahat guys. Lahat na nandito sa ano. Sa widgets din dito. Nandun na din sa streamlabs.com. Dun lang ay mag-e-edit guys. Kasi iba yung sukat. Iba yung sukat sa Streamlabs Mobile at PC. So, kailangan talagang i-edit para magkasya siya dito sa Streamlabs Mobile. Tsaka para hindi din masyadong makalat. Ayan guys. Papakita ko lang sa inyo kasi na-edit ko na to eh. Dito yung fiber. Etong fiber gas ay guys, ano? Eto yung background nung event list nyo. Tingnan nyo yung mangyayari. Nag-iiba yung sulat nya. Ayan. So, pipili natin tong fiber. Ayan guys, diba? Nag-iiba. Pwede nyo siyang palitan ng kulay. Etong kulay guys. Ayan, for example. Ayan, mag-iiba yan. Mag-iiba siya. Tapos, ayan. Tapos, etong max event. Etong max event na to guys. Kung ilan yung ipapakita mo na name dito. Ito, background color, text color, font. Dito na guys, lahat talaga. Kaya madali lang din dito sa Streamlabs Mobile. Kaso, gagamit ka nga lang dito ng, ano, ay pupunta ka pa dito sa, ano, browser para i-edit yun. Hindi naman yung masyadong hassle. So, pag maglalagay pa kayo ng iba dito, eto alert box, chat box, donation box guys. Kikita nyo. Nandito na lahat. Pwede nyo siyang i-edit. So, pag okay na lahat. Pag okay na lahat guys. Pwede na kayo mag-live. Ayan, sa setup nyo. Goods Gaming. Eto, title and description nung live nyo. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kahit papano. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, guys.